kami tahanan ng inulan bilang hapa. At ang aking ina, ang kapal ng mukha, nagsingsot pa. Pangit pa na ko sa inyong paningin, mas mga pangit ang mga susunod sa akin. By the way, my name is Starla Kinang-Kinang. At nagsasabing, ang titing matamis, may sakit na diabetes. At ang titing maalat, babag sa dagat. At ang titing mabait, nanggaling sa candidate number 2. And I thank you. Sa layo-layo pa po ng aking pinanggalingan, ang baho ng may. Kay candidate number 1, mabaho na nga, Mike. Mag-iwan pa ng malaking tinga. Tama na po ang masya. Mabaho na po tayo sa seryoso. Seryoso ang pakilala. Kuntesan ka na, organizer ka pa. Ako. Ano, ayaw kita, ha? O, ako na nga lang. Late ka na, kuya. Don. Baba. Don. Okay na to. Pamay-pay. Candidate number 1! Kung feeling mo maganda ka, you're not feeling well, patlo ka! Pinapatay na lahat ng... Balon, kalimutan ko! Karantado ka, DJ. Sasalita ako, ha. Ulit! Ulit, tugtog! Wait lang, nalagay yung trap ko eh. Ang babaeng bawal hawakan, baka hindi mo na mabitawan. Ang babaeng inosente sa tingin, ngunit hayop ang dating. The one and only, legendary, the original, Katrina. Katrina, mali kayo. Katrina Alibaw. At tinali mo sasabi, sa mga kalalakihan, imbis na kang babae kayo, mamakla na lang kayo. Dahil pang ng babae ka, ninigawan mo yan, malamang gagastos ka. Pangalawa, pag naging kayo na, mag-date kayo, malamang gagastos ka ulit. Siyempre, mag-sex kayo, mabubuntis mo yan, mga anak yan, gagastos ka uli. Kung ako sa inyo, bakla na lang ang piliin nyo. Higa na lang, unat paa, tirik mata,
Pagising mo, may 2-5 ka na. At okay, tama na. At paano naman kay candidate number 1, sige lang ang mangyayari sa'yo. Hihiga ka lang, ulat paa, tirik mata, pagising mo, may tulo ka na, may age ka pa. At pasintabi lang po sa mga kabataan na rin ito, ito lang po ay parte lamang ng inyong kasiyahan. Dahil ang titing malaki na kay candidate number 1. At sa mga tomboy, piling backboy kayo. Inirevenda din naman kayo. At sa mga kalalakihan naman, bibigyan na lang kayo ng 1,000 piso. Gusto nyo ba 2,000? Anong kaya sa titing nyo? May konteto? Kayong mga kababaihan, sagabal din kayo sa buhay namin mga bakla. Dahil isusubo na lang namin, inuupuan nyo ba? Kaya naglalasang patis. Huwag niyong hintayin magaligtad ang sitwasyon. Upuan naman namin sa kanilaman isubo nang matikman nyo ang pait ng aming pag-iiganti. Tama na po ang kasiyahan. Nag-iwan po ako ng mataga, hindi bastos, hindi nakakatawa. Na hindi lahat ng masarap, mahal. Yung iba, masarap lang, pero hindi naman minahal. Sa hindi mo malakpak, masusulong ka naman! Ang hindi umigaw, mamamatayan ng nanay! Mga ul, ututo! Life is like a journey. It is a love from the beginning to never ending. Just like a cycle, together like a base. Your choice, your path, your ways. So hold on in the book of life and the celebrating of the wonderful journey is joyride. Hello, hi, mabuhay. A girl who is naked in your eyes afresh. 18 years old and stutter. We're truly all the way from the past we dated. Majestic way. Beautiful places from the home and the sweet and delicacy, Caloocan City. But tonight, hindi niyo po ako sabay-sabay palagpakan at hiyawan, Miss Gabby Garcia. Miss Gabby Garcia nagsasabi, pag ako ang naging presidente sa buong Pilipinas, ibang patahin ko lahat ng pungi ng babae para sa mga kabakaan. Buwet na naman ang labanan! At ako naman ang naging Vice Presidente, ipapaputol ko lahat ng ari ng lalaki. Nagsakto ba yan? Pinggiran na naman ang labanan! Maraming salamat po! Nung isinilang po ako sa mundo,
binigyan po ako ng mapupungay na mata. Matangos na ilong. At kisabon ng mga labi. Nung nagsama-sama sila, nag-away-away sila. Kaya ito ang naging resulta, mukhang terorista. Saan ka pa makakakita? May sandok ka na, may kutsilyo ka pa. 2-in-1, di ba? My name is Arjen Minaj, masarap bitch, itanong mo pa. Ako nga po pala, ang napanood nyo sa palabas na pagani. Opo, tama po kayo, ang kapartner ni Lakas, si Mas Malakas. Nag-iiwan ng katagang, kapag ang boyfriend mo ay iniwan ka, huwag mo mabulin tanga, hindi ka aso, hipon ka, and I thank you. It is an opportunity and pleasure of me to be a part of another history in your community. Because I always believe that Miss Gay Pangkalawakan is an open door for those gays who are not giving good their physical appearance but ready to showcase their talents and intelligence. Hindi ba ako komedyante? Hindi din po ako nakakatuwa. Ngunit kailanman ho, hindi rin po ako gagamit ng bastos. Malalaswaan mo ng salita para lang po palakpakan at hiyawan ng mga madla. Dahil naniniwala po ako na 60% ng manonood ay pawang mga bata. Ano man po sabihin natin mga matatanda, kahit mali ay magiging tama sa bawat puso't isipan ng mga bata. Kung kasalanan ko ang pagiging bakla at pagkakaroon ng pangit na mukha, nangihingi po ko sa inyo ng kapatawaran. Ngunit kung patid naman po namin sa inyo ay kaligayahan, pwede bang simula dulo hanggang dito makalimus at makihingi po ko ng isang masigabong palakpakan. By the way, my name is Emmanuel Alvarico de Zayna Jr. Standing here in front of you is a fresh and an innocent 17-year-old stunner who truly all the way from Kapaskinated, majestic way. Beautiful places from the home of generous people, Tarlac City. But tonight, since this is a budget, distinguished panel board of a judge, ma'am and sir, and all audience in their competition, hayaan niyo po kong hiramin ko ang pagkababae na minsan ang bumihag sa puso dati ni Joshua Garcia. Yes, the girl was famous in our industry, the one of the most faces, gorgeous in our country. Yes, ako nga po, binipining Miss Julia. Julia Barreta na nagsasabi, dito sa ating mundong ginagalawang kailanman, hindi naging pamantayan kung gaano ka man kabangit o kung gaano ka man kaganda. Hindi ka man nabiyayaan sa iyong physical na kanyuan, huwag kang mabahala o aking kaibigan. Dahil ang tunay na timbangan ng Diyos dito sa ating mundong ginagalawan ay kung ano ang nagagawa mong kabutihan. Lagi po natin magkakatandaan na kailanman ang kagandahan hindi makikita sa panlabas na kanyuan. Bagkus ang tunay na kagandahan laging makikita sa kalbuturan ng iyong puso at kalinisan ng konsensya. At lagi rin po natin pagkakatandaan na kailanman ang kagandahan ay matatakpan. Kapag talino, talento na po namin mga bakla ang pag-uusapan. Judges, my national costume is not the biggest or nor largest. But always remember, the true symbolizing of national costume is how you give life, justice, and perspective. Mga hurado at panonood, pasensya na po kung pahinto-hinto po ang aking pagsasalita. Bagus meron po akong hindi ganun kagandang karamdaman ngayong gabi. That's all!
Maraming salamat po. And I love you all. Thank you. Good evening. Liberty, gravity. Also known as LGBT. Tonight is the gathering of all beauty icons all over the Philippines, battling for one crown, one title. And there's a pageant begins. There's a simple question that goes, who is the period of them all? And behind the question is a question is all truly and metaphorically a struggling color pillar transformed with a glowing, beautiful butterfly. My real name is Mikey Franco, but tonight this is a pageant. Think it's a polish of party for judges. Allow me to stand by the name your one and only Binibining Lobby Po. Lobby Po na nagsasabi na ang tunay na reyna hindi pinalalandakan kung gaanong karaming corona ang naipatong sa iyong uluhan. Sapagkat sa kabusilakan ng iyong puso, kalinisan ng iyong konsensya. Yun ho ang magtatanghal sa iyo bilang isang reyna na ilang po at maraming salamat. It is a long way to travel all the way nas from municipality of Angeles, province of Pampanga, down to the beautiful places of province of Dasmariñas, Cavite. Wala po bang palakpakan dyan? Ilang libong taon na ang nakakaraan, iisang layunin ng pinagmulan. Pinagbuklod-buklod ng sangkapaklaan upang sa mahusay na pagpapakilanlan. Ladies and gentlemen, by the way, my name is Mike Gonzalez Quinones. I am 23 years old learner who hails from the Angel Capital of the Philippines, Municipality of Angeles, Province of Pampanga. Ngayong gabi, hayaan niyo kong hiramin ko ang pagkababaing minsan na nagpakilig at nagpaiyak sa inyo bilang si Serena Marquez mula sa teleserye Dolce Amore. Ang babaeng nagmula sa lupain ng kapatagan, mula sa angkan ng mga magsasaka, tawagin niyo ako bilang si Ganda mula sa pantaseryeng Bagani. At ang babaeng bumihag sa pihigang puso ni Mr. Enrique Hill, bakit di natin palakpakan at hiyawan ang pangalan ni Binibining Liza, Liza Sabongera, na nagsasabing, hindi lahat ng masarap ay pwede mong tikman. For short, huwag ako, iba na lang. Pangalawang kasabihan, ang pag-ibig ay parang hope. Minsan sakto, minsan zero. Pero kapag ako ang nagmahal, ikaw lang mismo at wala kang kasalo. At lagi niyong tatandaan, kung gusto niyo ng boyfriend na hot, maghanap kayo ng may lagnat. Maraming salamat. Kaya ka today yung number one idol din kita, kaya namatay ka na. Walang himala kung may himala, hindi ganda ang aking muka. Ang sabi ng aking inay, maganda, maganda, maganda na po ba ako? Parahan ka na sa sabi maganda ako, maraming maraming salamat po. At panahon na natatawin pangit ako, magsasalayan nyo rin yan. Unayabi ko, mingin ko ah. Ako nga po pala ang baklang napanood niyo po sa apuso mo, Jessica Soho, bilang kontesera ang pangkalawakan. At ako rin po ang nag-send ready sa 24 oras bilang Yaya Dog. At isa rin po ako sa grupo ng Engansyaka na na-trending sa Facebook at YouTube. The one and only, Miss Kim. Ow! Ow! Tito! Miss Kim Tito! Na natatabi kung bakit ka, huwag kang magtaka. Nasa lahi mo yan. At ang taong may taga sa uso,
rock rock ano ba yun? Logo. May national costume. Binagyang festival si Buti. Once again, break with the mirror back. Kung kaya dito, kaya, mapapalik na ito. Sorry na, sorry na. Ayan. Ay, hindi pumalakpak! Kamukha ko!